Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si G. Tongi. Welcome to the only daily talk show for Filipinos here in America. We come out in Los Angeles as well as in Hawaii. At dahil buwan ng June ngayon, it is June, marami pong nagpapakasal, which is why we wanted on our show to feature people that work in the wedding industry at syempre, mga Pilipino po. Kaya naman kasama natin ang dalawang kababayan na nasa wedding business at kumukuha ng litrato at video para sa mga espesyal na araw ng mga kasal. Joining us is Dino Kintanar, who is an award-winning photographer formerly based in Dubai, where he worked as a photographer and videographer for the palace. He is now based here in Los Angeles, where he is doing wedding photography for many, many clients, and he does that full-time. Kasama niya si Maki or si Malcom Hiponia, who Dino has trained and mentored in the wedding industry, and they are here on our show today to talk about what it takes to hire a wedding videographer and a photographer, because everybody needs to get these special moments captured when they get married. So welcome to the show. Dino, Maki, hello. Hi. So here naman in Los Angeles, marami rin tayong mga kababayan, di ba? Yeah. And because buwan ng June, maraming nagpapakasal. That's right. Napakadaming mga Pilipino na syempre iba yung feeling na yung katrabaho nila, yung magka-capture ng special moments nila, mm-hmm. Pinoy din. Kapa-Filipino. Di ba? Yeah. If you can take a look at these photos that Dino took, they are extraordinarily beautiful. Yeah. At syempre naman, you know, these are weddings that you've captured from all over the world, diba? Yeah. But what makes a good wedding photographer? That's the question. Dino, para sa'yo, ano ba talaga yung, paano mo masasabi na magaling ang isang photographer pagdating sa pagkuha ng mga wedding photos? Okay. First of all, yung pagiging magaling na photographer depende sa tumitingin. Kasi iba yung magaling para sa iyo, iba yung magaling para sa akin. Kasi Uh-oh. Iba-iba yung mata natin eh. So, depende na sa client yun, kung ano yung gusto niyang product na lalabas or yung mga outcome na lalabas sa kanyang wedding. So, ang pinakaunang sinasabi ko talaga sa couple is, itong wedding nyo, isang beses lang to. So, kailangan ibuhos nyo lahat ng... Kasi minsan wedding dry masyado yung reception. Oo. Tapos nagtitipid. Nako, yun paano na yun magtitipid lalo na pagdating sa pag video tsaka photography, wag magtipid kasi hindi na mauulit ito, yep. Di ba? Yep. Oh, di ba? So I can see you took some photos here in Santa Monica. Santa Monica. Para sa mga taong hindi nakakaintindi, ako hindi ko masyadong alam 'yan ano. Pero bakit dito ang tinatawag sa mga photos na kinukunan bago magpakasal, prenup photos? Mm. Bakit 'yun ang tawag? Parang prenup, parang prenup sa akin, sa'yo, right, di ba? Right. Sa Pilipinas, pero dito parang ang tawag nila is engagement. Engagement. Yeah. Ah, sa Pilipinas lang ba yung prenup, tawag ng prenup? Uh-huh. Oo, kasi sabi ko, ay sa Pilipinas hindi ganun yun ha. Pag nagpakasal tayo, walang prenup doon. Uh-huh. Pero mas big time yung mga wedding sa Pilipinas kaysa dito. Totoo yan. When we return, kasama pa rin natin si Dino tsaka si Maki, and we'll find out what it takes to get in touch with them. We'll share all the details with you here on Kababayan Today.